Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid,
Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang huling hapunan ng Panginoon. Sa tagpong ito, itinatag ni Jesus ang sakramento ng Eukaristiya at banal na orden. Ang mga sakramentong ito ang nagpapaalala sa atin ng paglilingkod. Sa pamamagitan ng paghuhugas ni Jesus sa mga paa ng kanyang mga apostoles, inaanyayahan tayong maglingkod na may pag-ibig tulad ni Jesus. Sinisimulan din natin ang pagdiriwang ng banal na triduo. Ito ang tatlong araw nating pagdiriwang hanggang sa bihilya ng Paskwa. Masamahan nawa natin ng taimtim at taus-pusong pananalangin ang ating Panginoong Jesus sa kanyang pagtawid sa kamatayan hanggang sa muli niyang pagkabuhay. Bilang paghahanda sa mga banal na pagdiriwang, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Iyuko natin ang ating mga ulo, tanda ng ating pagsisisi. Idulog natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, ang mga kabutihang hindi natin nagawa, at humingi tayo ng tawad sa Kanya. Panginoong Jesus, Ikaw ang guro at Panginoon na naghugas ng mga paa ng iyong mga alagad. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang halimbawa ng mapagkumbabang paglilingkod sa kapwa. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang walang hanggang pari na iniaalay ang sariling katawan at dugo sa Eukaristiya. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Kapayapaan, kapayapaan, kapayapaan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mga kasalo ngayon sa banal na hapunan na ipinamana ng iyong anak na mamamatay bilang haing bago at pang magpakailanman para sa giliw niyang sambayanan, ipagkalomong lubusang mapakinabangan ang iyong dakilang pag-ibig at buhay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel, nasa ikasampung araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, isang taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa 14 ng buwan. At sa kinagabihan, sabay-sabay napapatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakaning kasama ng tinapay na walang lebadura at ng mapapait na gulay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito. Nakabigkis, nakasandalyas, at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita kong may pahid na dugo. At walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbabasbas si Kristo ang tinatanggap sa kalis ng pagbabasbas si Kristo ang tinatanggap sa Diyos ko at Panginoon, anong aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob, ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawa sa kalooban ng poon kung may papanaw kahit ito ay iisa labis ang nagdaramdam katulad ng aking ina maglilingkod akong lubos yamang ako'y iniligtas kinalinga at tinubos sa kalis ng pagbabasbas si Kristo panalangin sa iyo ko ilalaga sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako ko sa iyo ay binitiwan sa kalis ng pagbabasbas si Kristo ang tinatanggap sa kalis ng pagbabasbas si Kristo ang Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito
ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinaghati-hati ito, at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay pinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Bisperas na ng Paskwa, alam na ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutang ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayon ipinakita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad na isilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam na ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus, nagubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya.
Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang naguhugas ng aking paa. Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hinding-hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, walang kang kaugnayan sa akin, tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi ang aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat, sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang nahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya ay nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Naunawaan ba ninyo kung ano ang ginagawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon. At tama kayo, sapagkat ako nga, kung ako ay ang Panginoon ninyo at guro, at naghuhugas ng inyong paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit. At mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na pagdiriwang ng misa dito sa atin sa Quiapo. Tayo'y natitipon ngayon sa simula ng tatlong araw na paggunita sa pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno. Sinasamahan natin si Jesus Nazareno sa paggunita sa huling tatlong araw ng kanyang buhay dito sa lupa. At sa misang ito, ating inaalala at ginugunita ang huling hapunan ni Jesus. Sa huling gabi niya dito sa lupa, tinipon niya ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga kaibigan upang maghapunan. Hindi lang para magpaalam, kung hindi para maghabilin. Magpaalam at maghabilin. Sa misang ito ng huling hapunan, dalawang sakramento ng simbahan ang sinimulan ni Jesus Nazareno. Noong huling hapunan, naganap ang unang misa. Nung huling hapunan, naganap ang unang ordinasyon. Sa huling hapunan, ang sakramento ng banal na Eukaristiya o banal na misa at ang sakramento ng banal na orden o pagkapari ay itinalaga at sinimulan ni Jesus Nazareno. Kaya napaka-espesyal po ng misang ito. Dalawang sakramento ang sinimulan, ang banal na misa at ang pagkapari. Kaya nga po kaninang umaga,
Kami pong mga pari ay nagpunta sa Manila Cathedral para sariwain ang aming mga pangako sa ordinasyon. Sapagkat itong araw na ito, ginugunita namin mga pari ang pagtawag sa amin ni Jesus Nazareno. Kung mapapansin po ninyo, sa pag-alaala ng huling hapunan, parang dalawang kwento ang narinig natin. Sa ikalawang pagbasa, narinig natin, ikinukwento ni San Pablo sa mga taga-Korinto ang nangyari nung huling hapunan. Kumuha si Jesus ng tinapay, kumuha siya ng kopa ng alak, at ibinigay sa kanyang mga alagad. Ito yung lagi ninyong naririnig tuwing misa. Ito rin ang kwento ng huling hapunan ni Mateo, Marcos at Lucas, ang tatlong ebanghelista. Pero mapapansin po ninyo sa ebanghelyo natin ngayon na galing kay San Juan. Kaya makikita nyo sa taas, may apat na bilog na apat na ebanghelista na nagkwento ng buhay ni Jesus Nazareno. Pero si Juan, sa ebanghelyo natin ngayon, hindi niya kinuwento yung pag-aalay ng alak at tinapay. Ang pagbabalik-tanaw niya sa huling hapunan ay ang paghuhugas ng paa. Bakit ganon? Ano ba talaga ang nangyari nung huling hapunan? Yung nag-alay ng alak at tinapay? O naghugas ng paa si Jesus ng mga alagad? Bakit si San Juan iba ang kanyang paggunita sa huling hapunan? Naalala ko po tuloy, meron daw pong isang Amerikanong pari na Jesuita, si Father John Cavanagh, na nais niya magkaroon ng inspirasyon sa kanyang pagkapari. Kaya ang ginawa niya, nagpunta siya sa Calcutta kay Mother Teresa. Dahil alam niya, si Mother Teresa ay isang buhay na santa. Si Mother Teresa ay alam niya, banal na tao. Kaya sabi niya, pupunta nga ako doon. Baka may mapulot akong inspirasyon sa kanya para maging maalab ang aking pagkapari. Kaya ganun nga ang ginawa niya. Nagpunta siya sa India, tumulong siya, naglanggas, naghugas, tumulong sa mga may sakit, sa mga namamatay, sa mga nagugutom, sa mga dukha. Ngunit, di kalaunan, hindi pa rin siya makakita ng inspirasyon. Isang beses habang siya'y nagmimisa, nung magkukumunyo na, pumila sa kanya si Mother Teresa. At laking gulat siya, nakita niya para bang nagliliwanag yung mukha ni Mother Teresa. Na bago niya tanggapin yung banal na ostya, yung katawan ni Kristo, taimtim na taimtim. Para bagang nasa langit ang itsura ni Mother Teresa. Kaya sabi ni Father John Cavanagh, ito na. Ito ang iuuwi kong pabaon. Na ganun pala, dapat pagkaharap mo at tatanggapin mo ang katawan ni Kristo, dapat taimtim na taimtim ka. Dapat magaan ang iyong pakiramdam. Dapat daw bukas na bukas ang iyong puso. Kaya mamaya, paglalapit tayo sa komunyon, hindi lang tayo parang tatanggap ng rasyon o kung ano man iaabot sa atin. Tandaan natin, ang tinatanggap natin ang katawan ni Kristo. Kaya sabi ni Father John, ito na. Kaya dapat tuwing magmimisa ako, tuwing magsisimba ako, dapat maamo ang mukha ko. Dapat para akong nagliliwanag. Dapat para akong banal na banal at punong-puno ng pag-ibig kay Jesus. Nung hapong iyon,
May kumatok na madre sa kwarto ni Father John. Sabi, Father, wala hong pari ngayon na nandito kundi kayo. Kailangan po may mamamatay dun sa may squatter. Pwede ho ba kayo ang pumunta? Inamin ni Father Cabanag, masama pa ang loob niya kasi may gagawin siya. Pero nahiya na siya, kaya sabi niya, sige, ako na lang. Medyo may hugot pa. No? At nagmamadali siya, hinatid siya ng mga madre doon sa bahay ng isang mamamatay. Nagpunta siya sa isang madilim, marumi, mabaho na lugar. At madilim, pagpasok niya, yumuko pa siya sa silong ng bahay. At dali-dali niyang nakita yung matanda na nakahiga sa banig, sa lupa, naghihingalo na. Hindi napansin ni Father John yung mga nasa paligid sapagkat gusto niyang bigyan na ng huling ritual yung mamamatay na tao. At ganun nga ang ginawa niya. Pinahira niya ng langis, binasbasan niya, at di kalaunan nalagutan ng hininga yung pobreng matanda na naghihingalo. Pagkatapos niyang madasalan, saka siya tumayo. At napansin niya doon sa paanan nung namatay na taong mahirap, may isang madring nakaluhod. At nang pagtingin niya, nakita niya si Mother Teresa din. At ang nakita niya sa mukha ni Mother Teresa, kung ano ang liwanag, ang busilak at mapayapang mukha niya nung tatanggapin niya ang banal na osya, ang katawan ni Kristo sa misa, ganoon na ganoon din ang mukha niya. Ganoon na ganoon din ang kanyang itsura nung siya'y nakaharap at nagdarasal at naglilingkod dun sa mamamatay na dukha. Nung pauwi si Father John, doon niya napagtanto. Ang tunay na pagmamahal kay Jesus Nazareno sa banal na misa ay hindi maihiwalay sa pagmamahal din sa ating kapwa, lalo na sa mga dukha. Opo, mga kapatid, parehong tama yung kwento ni San Juan at ng tatlo pang ebanghelista at ni San Pablo. Sapagkat sa banal na misa, dalawang bagay ang ating ginugunita. Hindi lang ang pag-aalay ni Jesus nung huling hapunan. Hindi lang ang pagdiriwang ng alak at tinapay. Kung di atin ding ginugunita ang paglilingkod at pagbibigay buhay ni Jesus para sa atin. Kung papaano daw si Mother Teresa taimtim sa misa, taimtim din sa labas, ganun daw ang tunay na nagsisimba. Hindi lang daw tayo nagsisimba na sa loob ng simbahan, taimtim na taimtim tayo. Nakapikit pa ang mata natin, nakatiklo pa ang kamay natin para tayong nasa langit. Pero kung tunay daw tayo nagsisimba, kung tunay tayong naniniwala kay Jesus Nazareno, paglabas natin dyan, ganun pa din kataimtim ang ating pagtingin, lalo na sa ating kapwa. Kaya nga mga kapatid, sa misang ito, ito po yung ipagdasal natin na ang pinakadiwa ng banal na misa na ginanap nung huling hapunan ay tumimo din sa ating mga puso. Ang ginawa ni Jesus Nazareno nung huling hapunan, ang simula ng ginawa niya sa krus. Hindi po mapaghihiwalay ang nangyari sa huling hapunan at nangyari sa krus. Kaya nga sa mga makabagong istasyon ng krus, napansin ko, nagbibisita iglesia tayo, napansin niyo po sa daan ng krus, sa mga makabagong version, ang unang istasyon, ang huling hapunan. Sapagkat ang ginawa ni Jesus Nazareno nung huling hapunan ay ginawa din niya sa krus. Dalawang bagay
ang ginawa. Mapapansin ninyo, sabi ni San Juan, bago siya maghugas ng paa, hinubad niya ang kanyang damit. Masdan niyo si Jesus Nazareno sa krus. Hubad din. Hinubaran siya. Ang nangyari sa huling hapunan, nangyari din sa krus. Dahil bago ka pa maglingkod, bago ka pa mag-alay, inaanyayahan tayo ni Jesus Nazarenong maghubad muna. Ano raw ibig sabihin ng paghubad? Pagtanggal ng kung ano man ang tinatakip natin sa buhay natin. Alam niyo mga kapatid, magaling tayo magtakip. Nagtatakipan nga tayo eh. Nagmamaang-maangan nga tayo. Marami tayong tinatago. Marami tayong ibang dahilan. Kaya nga, ipinakita sa atin ni Jesus Nazareno, bago ka pa mag-alay, bago ka pa maglingkod, maghubad ka muna. Magpakumbaba ka muna. Magpakadalisay ka muna. Tanggalin mo muna yung papapag-imbabaw at kung ano-ano pang dahilan. Dahil pwede tayong maglingkod ng maraming dahilan. Pwede kang maglingkod para magpalabas. Pwede kang maglingkod, mamigay para mangutangan ng loob sa iyo mga tao, makapanumbat ka sa iba. Pwede kang para lang magpasikat. Marami tayong dahilan. Kaya ang gusto ni Jesus Nazareno, hubarin muna natin lahat yan. Doon ka lang makapagbibigay ng dalisay na alay. At ikalawa, matapos niya maghubad, siya'y nag-alay. Hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad, inalay niya ang alak at tinapay para magbigay buhay. Ito raw ang pinakawagas na paglilingkod. Pagbibigay buhay. Hindi ba't ganyan ang ginawa din niya sa krus? Siguro nga, mukha siyang namatay. Mukha siyang walang buhay. Pero anong ginawa niya? Siya ay nagbigay buhay sa atin. Ang tunay na nagsisimba, nagbibigay buhay. Ang tunay na nagsisimba, nagpapakumbaba. Kaya mga kapatid, sa pagunita natin ng huling hapunan ng unang misa ni Jesus Nazareno, ipagdasal natin po na kung gaano tayo kadeboto, kataimtim sa banal na misa, maging taimtim din tayo paglabas natin ng simbahang ito. Kung papaano kayo karubdob sa loob ng simbahan, maging marubdob din ang ating kabanalan sa ating mga tahanan. At gaya ng ginawa ni Jesus Nazareno, matuto tayong maghubad. Tanggalin ang mga pinagtatakpan natin, ang hindi dalisay sa atin, ang pagpapag-imbabaw sa atin, upang maging wagas ang ating pag-aalay. At magbigay buhay tayo. Kung papaano tayo binibigyang buhay ni Jesus Nazareno sa misa, paglabas natin, magbigay buhay din tayo sa mundo. Amen. Paghuhugas ng mga paa. Ngayon gugunitain natin ang ginawang paghuhugas ni Jesus ng mga paa ng kanyang mga alagad. Paalaala ito sa atin na dapat din tayong maglingkod ng may buong pagmamahal sa isa't isa, gaya ng paglilingkod na ginawa ni Jesus.
palanggan ng may tubig at ng tuwalya upang hugasan ang mga Jesus na ang sinta.
Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, habang tayo'y nagagalak sa Eukaristiyang handog sa atin ng Ama, dumalangin tayo sa Kanya upang ang pagdiriwang na ito ay maghatid sa atin ng biyaya at buhay mula sa Kanya. Manalangin tayo, Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Para sa mga nangakong lingkod mong maging tapat sa iyo, naway magampanan nilang lubos ang pagpapahayag ng iyong salita at pagdiriwang sa mga sakramento ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Para sa mga naglilingkod sa aming bansa, tulad mo, naisindi nawa nilang palayain ang aming bayan mula sa lahat ng uri ng paniniil at kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Para sa mga nagugutom, may karamdaman at lubhang nangangailangan, maibsan nawa ang kanilang pagdurusa sa pamamagitan ng mga taong may tunay na malasakit. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Para sa simbahang umaasa sa iyong paggabay, grasya at awa, sa pamamagitan ng tinapay ng buhay, hilumin mo nawa ang mundo sa pinsalang dulot ng kahirapan, karahasan at kadustaan. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Para sa nanalig at naniniwala sa tagumpay ng iyong pagpapakasakit at muling pagkabuhay, patuloyin mo nawa ang mga kapatid naming yumao sa iyong kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong nagsusumamong sambayanan habang pinagsusumikapan naming maisabuhay ang buhay na dulot ng tinapay at alak na siyang si Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Maranasan nawa ng mga may karamdaman na papahira ng langis na ito ang awa, pakikiramay at mapangligtas na pagmamahal ni Kristo sa kanilang katawan, isip at kaluluwa. Spiritum vulgo nubat.
na banal ng Diyos natin ang langis na inihain ay naging Christmas sa atin, bigay ng Diyos na butihin. Ang mga papahiran ng mahalimuyak na Krismang ito, ang mga bibinyagan at kukumpilan, mga oordinahang pari, ay makaranas nawa ng biyaya ng Espiritu Santo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong matapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong kinalulugod na paring nagahain para sa sansinukob. Nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod, ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya'y inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya'y dumanap nang lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming mahuwain, ipinaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ipinapakiusap namin sa pamamagitan ng anak mong ito na ang mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin sa paghahain niya sa iyo. Inialay namin sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika, pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkupkup, ang pagkakaisa at pagkataguyod, ang mga kaanib nito sa sansinukob, kaisa ng aming Papa Francisco na iyong lingkod, kasama ng aming obispong si Jose, at ng lahat ng nananalig at nagpapalaganap ng pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ang iyong mga anak na ngayoy aming idinadalangin. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahaing ito ng pagpupuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan. Sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaysa ng buong simbahan, ngayon aming ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng ginagawang paghahain ng aming Panginoong Hesukristo para sa amin. Pinararangalan namin ngayon unang-una ang ina ng Diyos at Panginoon naming Hesukristo, si Maria na maluwalhating laging birhen, gayon din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose. Ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andres at ang lahat ng iyong mga banal, pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan, kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng buong angkan sa pag-aalaala sa dakilang araw
ng paghahain ng katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo upang pagsaluhan ng mga alagad. Loobin mong kami makapamuhay araw-araw ng iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailan paman. Ibilang mo kami sa iyong mga kamay sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ama namin, basbasan mo ang mga handog namin ito. Marapatin mong sambahin ka namin sa espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin ito ay gawin mong katawan at dugo sa pakikipagmahal mong anak na aming Panginoong Hesukristo. Noong bisperas ng kanyang pagpapakasakit, para kami at ang lahat ng tao ay masagip. Nakisalo siya ngayon sa mga alagad niyang iniibig. Hinawakan ni Jesus ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit. Sa iyo, Diyos Ama niyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay muling nais sa Ama, kaming mga lingkod mo at bumubuo sa iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin nang gagaling, inihandog namin sa iyong katas-taasang kamahalan ang paghahaing ito na katangi-tangi at dalisay, ang pagkaing nagbibigay buhay kailanman at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ang aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, sa paghahain ni Abraham, ang ama namin sa pananampalatayang totoo, at sa inihandang tinapay at alak ni Melchizedek na paring hinirang mo. Paunlakan mo ngayon tanggapin ang banal at dalisay na pag-ain. Makapangyarihang Diyos, sinihiling namin iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambanang nasa iyong harap para sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak
sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag. Kami ay mapuspos ng iyong pagpapala at tanang pagbabasbas. Ama namin, iyo ring alalahanin ang mga anak mong naunang yumao sa amin sa paghimlay sa iyong kapayapaan. Yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay at sila ngayon ay aming ipinagdarasal. Sila at nang tanang naihimlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang sa iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling. Kahit kami ay makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong naguumapaw na mapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagindapatin mo rin kami ay makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir kasama sina Juan Bautista, Esteban, Matayas, Bernabe at ng lahat ng iyong mga banal. Kami naway makapisa nila hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa kanyang pamamagitan, ang tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinaiiral at pinababanal, binubuhay, binabasbasan, at sa amin ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Ganun na lamang tayo kamahal ng Diyos Ama, ibinigay niya sa atin si Jesus sa Sareno, ang kanyang bugtong at pinakamamahal na anak. Kaya't bilang isang pamilya, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Oh,
Marami kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal lang nawa tayo ng katawan na dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
labor, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Oh,
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa ipinagdiriwang nitong hapunan ng anak mong mahal, kami pagindapating makasalo kailanman sa piging sa iyong piling sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa ilang sandali po ay gaganapin natin ang pagtatanod sa banal na sakramento na tayo inanyayahang katulad nung huling gabi ni Jesus Nazareno sa lupa na nanalangin para matupad ang kalooban ng Ama. Kaya't inaanyayahan tayong magtanod, samahan si Jesus Nazareno sa pananalangin upang tumalima sa kalooban ng Ama. At kung inyo pong mamarapatin, may dalawa po kong kahilingan na nais kung pwede sanang isama din ninyo sa inyong pananalangin ngayong gabi, lalo na kapag kayo po'y nagbisita iglesia. Kami pong mga bagong pari sa Quiapo, ito pong aming unang mga mahal na araw dito. Kaya't ipagdasal niyo po kaming mga pari, hindi lang ang mga pari sa Quiapo, kundi lahat ng mga pari, upang kami lalong matulad kay Jesus Nazareno na naghubad at nagtalaga ng sarili ng buong kapakumbabaan na kaming mga pari po magkaisa, magmahalan, magtulungan at magbigay buhay po sa inyo na aming kawan. At ikalawa, ipagdasal po natin ang maayos, mapayapa at mabiyayang motorcade mamaya. Wala pong prosesyon gaya ng ating nakaugalian dahil tayo po'y nasa panahon ng pandemya, pero lalabas pa rin no ang mahal na pong Nazareno sa Quiapo. Kaya't samahan niyo po kaming mga pari at mga laikong lingkod ng Quiapo na magdasal na maging maayos, mapayapa at mabiyaya ang ating motorcade mamaya. Samahan natin si Jesus Nazareno, buksan natin ang ating puso sa ating mahabaging Ama sa langit. Magsiluhod po ang lahat. Tinapay ay inihain bilang katawang
pagsaluhan. At ang kopa na may alak, hinawakan ni Jesus. Inumin niyo ang dadanak na dugo kong panubos nang makamta ng patawad para sa sansinuko. Lahat tayo ay mag-aalay sa Panginoong Jesus. Nang pananalig na tunay para tanggaping lubos itong bagong kasunduan sa sakramentong kaloob. Sa Amang Diyos at kay Jesus, magpuris lahat tayo. Purihin din ang kaloob na Espiritu Santo upang laging maihandog ang ating sakramento. Lahat tayo ay magpuri sa banal na misteryo. Totoong napakabuti ng poong Hesukristo. Inialay ang sarili para sa kapwa-tao. Si Maria ang nagsilang sa nagkatawang tao. Manunubos na namuhay na kabilang sa mundo. Ang nais niya maiakay sa kaligtasan tayo. Samantalang kumakain noong huling hapunan, tinapay ay inihain bilang katawang banal ng Panginoong nagpiling siya ay pagsaluhan. At ang kopa na may alak, hinawakan ni Jesus. Inumin niyo ang dadanak na dugo kong panubos nang makamta ng patawad pa
para sa sansino ko. Lahat tayo ay mag-aalay sa Panginoong si Jesus. Nang pananalig na tunay para tanggapin lupos itong bagong kasunduan sa sakramentong kaloob. Sa amang Diyos at kay Jesus magpuri lahat tayo. Purihin din ang kaloob na Espiritu Santo upang laging maihandog ang ating sakramento. Lahat tayo ay magpuri sa banal na misteryo. Totoong napakabuti ng poong Jesucristo. Inialay ang sarili para sa kapwa-tao. Si Maria ang nagsilang sa nagkatawang tao. Manunubos na namulay, nakabilang sa mundo ang nais niya maihalay sa kaligtasan tayo. Samantalang kumakain noong huling hapunan, tinapay ay inihain bilang katawang banal ng Panginoong nagpiling siya ay pagsaluhan. At ang kopa na
Sa paggunita natin ang huling gabi ni Jesus Nazareno, samahan natin siya sa pananalangin sa Ama. Pagdasal natin ang kapayapaan sa buong mundo, sa ating bansa, sa ating tahanan, sa ating mga puso. Hayaan nating maging gabi ng biyaya ang mga sandaling ito sa pagsama natin sa pananalangin. Hilingin natin kay Jesus Nazareno na katulad niya, tayo'y makapag-alay at makapagbigay buhay. Tayo'y tunay na makatanggap ng kaligtasang tinamo niya sa atin nung inalay niya ang kanyang sarili sa krus ng ating kaligtasan. Tahimik tayong manalangin at magbukas ng puso sa Kanya.
everlasting.